Huwag mong kalimutan ka. Inilit kong magalit sa'yo. Inipusan ko ang puso kung huwag kang mahalin. Hindi ko nagawa. Hindi ko alam kung anong... Hindi ito matiis yung mali. Ito pa rin lahat kong hinahanap. Natakot ako masaktan ulit. Pero ngayon nandito ako. Sa tabi mo. Handang sumugal ulit. Para sa iyo. Para sa atin. Talaga bang kalilimutan mo na si Fredo? Ayoko na iasa ang kaligayahan ko sa ibang tao. Lana ko lang mo pakialam sa akin. Sana hindi na magbagong isip mo. Ayoko na may madami pang iba. Nang dahil sa mali kong desisyon sa pag-ibig. Cassandra, nag-shopping na tayo at lahat, pero hindi ka mumingit eh. Pinaproblema ko kasi si Fredo eh. Bakit? Nag-away ba kayo? Nagalit siya sa akin, Tita Ava. Sinabi ko kasi kay Donovan na ikakasal kami. Tapos nakikipagbati ako sa kanya, lumalayo siya sa akin. Tapos kanina umaga nung umalis siya, wala siyang tibok. Fredo! Good morning, sir. Fredo! What's wrong with you, ha? Kanina pa kita pinatatawag, ah! Ilang araw mo na ba akong iniiwasan? Marami lang ako inaasikaso doon, Pisenso. We have to talk, Fredo! Hindi pwedeng hindi ka magpaliwanag sa akin! Ilang araw lang akong nawala. Ngayon, ibang babae na itong pakakasalan mo kung sino itong babae nito! Baka naman may problema lang sa opisina si Fredo. Hayaan mo naman siya. Hindi kita ako eh. Nagiging masaya na yung sitwasyon naming dalawa. Parang nararamdaman ko patuloy siyang lumalayo sa akin. Lumalayo? Cassandra, akala ko ba ikakasal kayo? Tita Ava, baka magbagong isip niya. Baka hindi niya na ako pakasalan. Natatakot ako. It's so, Fred. Dad, hindi naman agad-agad eh. But you're engaged to someone else. You can't do this, Fredo. Hindi ka na nahiya sa pamilya ni Betty? Dad, I explained everything to Cassandra. Kaya lang yung... Paano si Betty? Ha? Paano kapag magising na si Betty? Paano ang ama ni Betty? Alam mo naman ako ang puputukan ng mga Salcedo! Ano ang Fredo? Huwag mo naman akong ilagay sa alanganin. Hindi mo pakakasalan si Cassandra! Hindi mo pakakasalan si Cassandra habang nabubuhay pa si Betty. Is that clear?
Halos hindi kita nakilala. Kay ka. Nangyari sa'yo, Vivian? Bakit ka nagkaganito? Vivian, sinong gumawa nito sa'yo? Sa akin mo na lang ibaling ang pagtingin mo, Jezebel. Pangako, hindi kita sasaktan. Ehebus. Iniwan ko ang buong sirenea alang-alang lang sa'yo. Bakit mo ginawa yun? Jezebel. Dahil gusto ko itang makasama. Jezebel, mahal na mahal kita. Erebus. Pare, tago sa kabilang kante yung sermon sa'yo ng tatay mo. Ano pa? Binukod kasi ako ni Cassandra sa kanya. Sinabi niya sa kanya ikakasal kami. Patay! Huwag mo sabihin niya. Kailangan mong marinig ngayon, Jezebel. Ang tagal ko nang tinago itong nararamdaman ko para sa'yo dahil alam kong may iba kang gusto. Pero ngayon nagdesisyon ka na, nakalilimutan mo na si Fredo. Baka ito na yung pagkakataon ko. Ibigin mo lang ako, Jezebel. Pangako ko sa'yo, alagaan kita. Hindi ko naman makuha ang sagot-sagotin si Daddy. He has a point. I made a promise to Betty, and now I'm breaking it. Ano naman kasi niyaya magpakasal si Cassandra? Naiipit lang ako. Pipigun ako sa kanya kung sinasabi niya sa akin at sasama sa kay Ginto kung sakaling hindi ko siya pakasalan. Pero boss, hindi pa ako handa. Kung hindi ka pa handa, hindi kita mamadaliin. Itagal ko na naghintay, Jezebel. Noong mga batang sirena at sirena pa lang tayo, mahal na kita eh. Ano ba naman ang konting panahon pa para maghintay? Hihintahin kita, Jezebel. Magtsatsaga ako. Ipakikita ko sa iyo ang tapat kong hangarin. So you mean emotional blackmail? Alam mo, unti-unti ko na nare-realize ngayon eh. Kasi nagugulat ako sa kanya ngayon eh. Parang hindi ko na siya lubusang kilala. Nagugulat ako sa mga kinikilos niya, sa mga arte niya, sa mga pinagkagawa niya. Na minsan nga iniisip ko, sana hindi ko na siya nakilala. Salamat. Ang tanging mapapangako ko lang sa'yo.
pipilitik mo kalimutan si Fredo. At dahan-dahan tuturuan ko ang puso ko na umibig sa iba. At paghanda na ako, subukan kitang mahalin. Susubukan ko. Talaga? Eh di ba ang tagal mo siya hinanap? Tagal kong hinanap. Sobrang tagal. Hinanap-hanap ko yung mukha niya, yung itsura niya. In fact, na-obsessed ako sa kanya. Pero after everything, parang wala. Hanggang doon na lang. Wala na siyang dating. Parang hindi siya hinahanap ko. Fredo, ano ba talaga exactly ang hinahanap mo? Ito yung reseta na kailangan bilhin para kay Boboy. Salamat po. Parang namang hindi ako nagulat sa sinabi mong pangalan, ha? Kaya naririnig ko na sinasabi mong pangalan ng Isabel. Hindi ako mapalagay. Parati akong concerned sa kanya. Gusto ko malaman kung nasan siya, kung ano ginagawa niya. Gusto ko siya makita. Ayan. Dinamihan ko na to. Pwede na to hanggang bukas. Oh, hindi ka kunin na. Vivian, kailangan mo nang umalis. Hindi ka pwedeng magtagal dito. Vivian, maya-maya lang darating na si Lucia. Hindi ka niya pwedeng daknan dito. Ayoko! Ipapadakit ka niya. Baka kung saan ka niya ipakulong. Ayoko! 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 Vivian, hindi ka pwedeng magtagal dito. Umalis ka na. Umalis ka na. Dito, Felicia. Ayoko dito, Felicia. Pwede mo tagal dito, Felicia. I knew it, sir. I knew it. Ever since the world began, talagang si Isabel ang gusto mo. Parang nahilig kayo yun sa merong ganun sa mukha. Minsan nga, sir, kinakabahan na ako eh. Kaya medyo dumidistansya po ako sa inyo. Baka mapag... Ayun. I'm happy for you. Hindi siya rin. Felicia? 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 Ma'am? Ano ba? Kanina pa rin ang tawag ha? Ba't ang tagal-tagal mo? Bili ka ba? Ano ginagawa mo doon? Pasok to, ha? Ako. Ako na. Ano ito? Sinong kumain dyan, ha? Ako po. Sa susunod, bawal kumain dito. Ilagay mo na siya dito para hindi ka din mahirapan. Yeah. Ano, Buboy? Ayos ka lang ba? Ako pa. Ayos lang ako. Huwag mo ako maalanin. Eh, ako ang nag-aalala sa'yo, kaya nandito ka sa bahay ko ngayon para makapagpahinga ka. Ha? Para makapag-relax-relax ka. Ano? Gusto mo kumain? Ano gusto mo? Malaya na, busog pa. Sige na, pilitin mo yung sarili mo kumain. Nawa ka busog pa. Oh. Ayos na ba itong mga anggo ko? Tali lang, ha? Oh, bakit? Ano yan? Lawa? Ano ka ba? Swimming pool ang tawag dyan. Ito sa lupa.
Medyo maraming ganyan. Bughaw na bughaw ah. Tara, lamay tayo. Ayoko, tinatabad ako. Alam ko masama lang loob mo, pero hindi mo ba naalala ng mga bata pa lang tayo? Tuwing malungkot ka, yan yung paborito mong gawin. Gusto mo lagi tayong lumalangoy sa mga iba't ibang kuralyo. Tara! Ayoko nga, tinatamad nga ako eh. Oh, may isa mong bago. Tara! Vivian, dumating na si Lucia. Paano ito ngayon? Paano kita itatakas dito, palabas? Ayokong umalis dito. Kung titira ka dito, kailangan mag-ingat tayo, ha? Kailangan itago kita. Tita, itago mo. Katulad na pagtago mo sa Serena, Tita. Di ba itinago mo yung Serena? Di ba itinago mo? Oh! Yan? Sige! Oh! Ba't siya parap? Ano? Parap siya! Parap? Wow! Eh, ganun-ganun kayo? Pwede niyo pala itaas yung, ano nyo? Buntot nyo? Wow! Pilayan? Eh, tumaas kaya yun. Sakit-sakit nun. Hindi masakit yun. Para sa aming mga Serena, yun yung pinakamasarap gawin. Ang lumangon. Sabagay, Serena. Huwag kang mag-ala kapag maayos ka na. Tuturuan kita kung paano. Sige! Sige na! Kasi mabilis naman dyan. Sarap! Para gusto ko mag-dive! Huwag na lang kaya. Tara na po! Ay, sarap! Oh, gusto na po, boy. Ay, naku po! Hindi! Lola naman eh. No. Nakamali ako. Alam mo, kasi gusto ko talaga dalhin sa nangyari sa'yo. Gusto ko maging ma-relax ka ba? Kasi mo'y ng malamig na hangin at magtiwala ulit sa buhay. Lagi naman po ako nagtitiwala sa buhay. Yan ang napakasarap talagang pakinggan. Ha? Oh, kita mo? Kakaingit, ano? Miss na miss ko na talagang paglangoy. Ako na miss ko na ang pagiging sirena talaga. Eh bakit po kasi ayaw niyo makasama sa amin ni Erebus? Lumangoy na din po kayo. Tara na! Alam mo, miss na miss ka talaga ni Erebus. Simula nung lumayas ka sa Sirenea. Kaya umakyat yan dito sa lupa para samahan ka. Dapat ko po kasing kaibigan si Erebus. May pag-ibig sa'yo ang sireno. Wala naman nagsasabi sa yung kailangan ibaling mo ang pag-ibig mo sa iba. You can take your time, Isabel. Alam kong ang tinitubok ng iyong puso ay mahirap talagang kalimutan. Parang ako yan. Naku, hanggang ngayon tumitibok pa rin ang puso ko kay Luisito kahit na ilang taon na siyang namayapa. Makakalimutan ko din kaya yung pag-ibig ko kay Fred? Maaari mong subukang kalimutan siya, pero nakakasiguro akong hindi ka magtatagumpay na ibaling mo ang pag-ibig mo sa iba. Habang minamahal ko po kasi siya, lalo akong nasasaktan. Sapagkat may napili na ang puso mo, Isabel. Alam mo tayo mga sirena, bonggang-bongga tayong umibig. Iisa lang ang ating iibigin sa tanang buhay natin. Alam ko yan. Maraming salamat sa iyong alay, Bukanding. Mula ngayon, si Bukanding na ang magiging aking tagasilbi.
Isang malaking karangalan ang pagsilbihan po kayo, mahal na Rina. Maraming salamat. Gusto kita. Magalang ka. Nire-respeto mo ako. Sayang, kung naging katulad mo lang iyong kapatid na si Jezebel Insane, hindi na siya nagtatago ngayon. Hindi ko kapatid ang traitor na yun. Isa lamang siyang ampon na nagdala ng kamalasan sa amin ni Inabana. Hindi ko siya tinuturing nakatugon. Kinamumuhi ako siya. Yuck! Ano yan? Ito, alamang dada. Nakita ko kanina sa palengke nung sinamahan ko si Doña Guada. Nakakain ba talaga yan? Huwag kadiri! Ito? Oo naman, paborito nga ni Jezebel ito eh. Alam mo dati, dun sa karagatan, sinisisid namin lahat ng mga koralya para lang makahanap nito dahil nga paboritong-paborito niya ito. Kabisado mo talaga si Isabel. Nasasakyan mo ang trick niya. Erebus! Ay! Ay! Yung halaman dagat. Sayang! Handa pa naman na Erebus yan para sa'yo. Talaga? Bakit ba hanggang ngayon wala pa rin sa inyo nakakita kay Isabel? So wala akong nakakalam kung nasaan si Isabel ngayon, na even asked our messenger, Mark, pero ang sabi, hindi na nakatira si Isabel sa kanila. Kaya pwede pumunta yun? Baka kasama na yung matandang masungit. Sino ka ba yun? Doña Guerra. Doña Guada. Guada. Of course, I'm efficient po. I called her secretary. Ang sabi po, she's in one of her mansions right now. Para sa iyo yan, Jessica. Alam ko kasi, matagal ka nang di nakakatikim yan. Paborito mo. Gustuhin mo pa kaya? Ano ka ba? Oo naman. Tagal na rin akong ninakatikim nito ah. Ayan mo. Masarap pa yan! Masarap yan! Paborito nga ni Jezebel yan. Graduan mo pag nakumakit kay vlog kita. Ayan, ayan mo. Lagi na katang paghahanda ng mga paborito mong pagkain. Tsaka, meron pang kukunin sa taas. Kukunin ko lang. Ano ba, Erebus? Tama na yan. O, okay na yan. Di ba sabi ko naman sa'yo, ako nang bahala. Ikaw bahala. Sige. Erebus, mukhang may pinagsamaan kay ni Isabel. Pero iisa lang ang nasa puso ni Isabel. Tama. Baka nga doon yan doon si Isabel. Charity, pakuha mo nga yung kotse ko. Yes, sir. Teka. May meeting pa tayo eh. Cancela mo na muna. Kailangan ko mapuntahan si Isabel. Pwede meeting muna bago Isabel. Hindi, importante ito. Kailangan ko siya makita. Hindi ako mapalagay eh. I have this feeling na wala naman talaga siyang kasalanan sa away nila ni Cassandra. I second the motion, sir. No offense, sir. Alam kong fiancé niyo si Cassandra, but I don't like her a bit. She's so maldita. Paano kung pinabaliktad lang niya si Isabel? Paano kung siya talaga may kasalanan? Kawawa naman si Isabel. Pinalayas ko pa. Erebus? Erebus? Tulog? Paano ko kaya malalaman kung pwede ako mapaibig kay Erebus? Nung kay Sir Fredo kasi dati, alam ko agad, tumibok ang puso ko ng nakakabingi. Pero baka iba pag si Reno. Eh kung halikan ko kaya si Erebus, baka pag ginawa ko yun, saka lalakas ang tibok ng puso ko. Bakit ganun? Wala akong nararamdaman. Teka,
Baka siguro kailangan ipikit ko ang mga mata ko. Wala pa din. Hindi lumalakas ang pintig ng puso ko. Hindi nga bumibilis eh. Hindi pa din kita mahal, Erebus. Jezebel, kanina ka pa nandito? Hindi. Kakadating ko lang dito para gisingin ka. Kasi ang sabi sa akin ni Doña Guada, aalis na daw tayo. Kaya yun, kaya nandito ako. Hindi kasi... Kasi parang... Parang nanaginip ako na... na may umahalik sa akin. Ano? Bis ka na. Tara na. Dahan-dahan lang sa pagmamaneho. Para kang nangangarera niyan eh. Oo. Oh. Oh, tama-tama ang dating mo. Marami kong binilin sa'yo. Aalis kami, ha? Gusto ko abutan si Isabel sa resort. Gusto ko siya makausap. Oh, Erebus! Baka laki yata na smell mo dyan. Hindi, wala kasi. Kasi may napanaginipan ako na merong humalik sa akin. Kochi! Alam mo, lalambot ako sa'yo eh. Sino naman yung humalik sa'yo? Hindi ko nga alam eh. Kaso, ano lang kasi, labi lang yung nakita ko sa panaginip. Masyadong malabo ang mata mo. Pero, labi. Alam ko na! Sino? Baka si Doña Guada. Kasi malaki ang labi niya, oh. Oo nga, baka si Doña Guada yung kaya huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano dyan. Baka ako nga, kasi meron din akong napanaginipan na meron din akong hinahalikan. Ay, hindi ko na. Halika, halika, halika. Erebus, we're just friends, okay? Excuse me. Dito ba natira si Doña Guada? Dito po. Dito, di ba? Andiyan ba siya? Kakaalis lang po, sir. Ayun po sila, oh. Sino po sila? Bakit, Jezebel? Ha? Naiwan ko yata yung mga gamot ni Buboy. Kailangan na ba yun, Buboy, ngayon, yung mga gamot mo? Opo. Parang mamamatay po ako. Ha? Rex! Balik tayo! Balik tayo! Buboy, sandali na lang tayo, ha? Okay lang ako. Sige. Madali na nga tayo, Briggs! Magsasapakan yung dalawa dito! May preparap si Doña Guada na gamot na ng bata. Doon lang sila kanina sa baba. Tara, tingnan natin. May iba bang kasama si Doña Guada dito sa resort na ito? Meron po. Isang babaeng may pilat sa mukha. Si Isabel? Ano po ba yung mga gamot? Opo. Meron pa ba? Sa isang batang lalaking napakakulit. O si Buboy. Salamat po. At isang lalaking ubod ng gwapo. At sa tingin ko, mag-boyfriend sila eh. Lalaki? May kasama siya ng lalaki? Natit mo na ba yung gamot?
Kuya, dadaanan na Doña Guada yung gamot. Ay, teka. Si Doña Guada yon? Si Isabel ba kasama niya? Opo, kakalis lang po. Dito?